lang ang inabot ng isang lalaki na reklamo ng mga kapitbahay dahil sa umano'y pamboboso at pangtitrip sa mga kabataan. Dati na raw itong nambato ng bote at napagtitripan ng mga menor de edad. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa ganitong usaping magkapitbahay? Aalamin natin yan kasama ang ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Maris. Good morning sa lahat ng mga kapitbahay natin nga. Ang ating mga neighbors. Attorney, normal na nga ang mga away o reklamo ng mga magkakapitbahay, di ba? Pero may mga instances na pwede na itong umabot sa pagsasampa ng kaso at kailan ito pwedeng iresolba lamang sa barangay? Well, maraming pwedeng maging instances kung saan talaga pwede mong kasuhan yung kapitbahay mo. It's like any other person. Hindi naman exempted sa kaso mga kapitbahay natin. Basta may batas na applicable, maaari mong kasuhan ang mga ito. May mga kapitbahay na maingay, di ba? Kung sila'y maingay na wala sa lugar, mga paninirang puri o tulad sa kaso na to na meron ang pamboboso nangyari. Mm-hmm. So halimbawa, yung pagkakalat ng chismis na nakakasira ng reputasyon ng isang tao, inaakusahan ka ng isang krimen, isang depekto, isang kondisyon, mapaparusahan ka ng kulong kung ito ay sa pamamaraan ng salita o yung spoken word, kumbaga, ito ay slander or oral defamation. Maaaring simple slander, grave slander, depende sa degree o serious na ng pag-iinsulto o paninira. Mm-hmm. Kung ito ay nasulat o napublish, of course, ito naman ay krimen ng libel. Although hindi naman lahat ay napaparusahan, hindi porkit ito ay medyo negative, may kaso na agad. So, sinunto ka ng kapitbahay, of course, kaso ng physical injuries. Mm-hmm. Nambubulaho sa kalye, nag-iingay, laseng, alarm and scandal. Videoke. Diba? Videoke. Meron, and minsan, may mga special na ordinansa. So, depende kung saan kayo nakatira. Halimbawa, kung pinagbawal ang videoke o yung lato-lato, kailangan nyo din malaman itong mga ito. Of course, meron ding naman mga kaso na kailangan dumaan sa katarungang pambarangay, di ba? Oh, iba pa yun. Merong mga special. Pero yung mga laws that are in place, nandun pa rin. Pero syempre, meron tayong katarungang pambarangay sinusubukan na yung sa mga kaso na pwedeng ayusin through mediation and conciliation at the barangay level. Or yung pwede nang daanin sa magandang usapan, imbis na mag-file pa ng kaso sa korte, ito na nga ang mga magkakapitbahay, they will try to settle it at the barangay level. Okay. Pero syempre, for more serious cases, halimbawa, more than a year ang kulong, hindi na to kailangan pang dumaan sa lupon ng iyong barangay. Pero yun na nga yung palagi nating sinasabi, dapat matuto tayong maging magkapitbahay. Huwag nang paabutin pa sa malalaking kaso sa korte pa. Compassion and malasakit, di ba? Sa kapitbahay din natin. O sa kasong ito, may pamboboso raw na nangyari. Ano po ba ang pwedeng ikaso sa mga ganyang namboboso pa? Well, unfortunately, yung mga tinatawag nating peeping Tom o yung mamboboso, na yun lang ang ginagawa. Ah, yung baka magkakuliti yan, ha? Yun na lang ang kanilang punishment. Ang kaso na naman dyan ay unjust vexation. Lahat ng nakakainis, yan ang kaso ng unjust vexation. Isang catch-all na krimen sa ilalim po ng revised penal code na kaso laban sa kahit na anong kagagawa ng isang tao na hindi physical in nature na ang resulta matinding kainis, asar, pagkabagabag sa isang tao. Pero kung ang pamboboso ay may kasamang halimbawa, pagkuha ng litrato o ng video, of course, this is more serious, magiging kaso ng violation ng Anti-Voyeurism Act o Republic Act 9995 na bawal na kumuha ng litrato o video, gumawa o mag-upload, mag-broadcast ng mga pictures na may sexual activity o private parts ng mga tao kung walang pahintulot o may expectation ng privacy. Pero take note, meron tayong tinatawag din na Safe Spaces Act o ang bawal bastos na batas, Republic Act 11313. Yung mga masasamang tingin, yung parang nahuhubad pag, yung alam mo na it makes you uncomfortable. Parang nanunuot yung tingin eh. Yung catcalling o yung pinipituhan ka ng mga walang magawa. Sa kanto, actually, ano mo to, Maris? Yung I know that very well. O yung halimbawa, naglalakad ka sa kanto, tapos, uy, sexy, sexy, uy, maganda, ganyan. Ang mga ito ay pinagbabawal na po ngayon at mga kaso na ginagawa, yung mga similar cases na ginagawa ng ibang tao pag kayo ay nasa kalye, nasa simbahan, sa palengke, sa mall, sa loob ng isang public utility vehicle o sa eskwela o opisina, ito ay covered ng Safe Spaces Act. Pwede po kayong magsumbong at ito ay labag sa batas. Alright. Maraming salamat, Attorney Gabby, sa maliwanag na pagpapaliwanag ng isyong ito. Maging mabuting kapitbahay. Oo. Diba? Be a good neighbor. Be a good neighbor always. And of course, it's a Tuesday. It's not a happy day. The usual day. Correct.
Happy day before hump day. Thank you, Attorney.